I mean, sobrang fun mag-dream. Pero isa sa mga bagay na gusto nating i-point out, there must come a time na siguro chill na tayo sa pangangarap. Like, okay, baka at some point in our lives na kailangan kong mag-transition from dreaming to actually achieving yung dream na yon. Welcome back to Koda Serye, kung saan tayo ay magkukwentuhan, magchichismisan at magkukudaan lang about life, adulting, career, love life, kaperahan at kung ano-ano pa. I'm Jazz and I'm your Koda Serye host. Wow! Welcome back na naman po sa isang episode. At for this episode, alam ko, lagi na kong nababanggit ang guest na ito sa mga previous episode. Lagi po siyang nasa shoutout. Pero ngayon ay i-guess na natin siya. At ang gusto namin pag-usapan for this episode ay ang mga dreams. Alam ko may episode na tayo about dreams dun sa ating second episode. Pero more on career siya eh. Tapos hindi masyadong nag-deep dive dun sa dreams. So ngayon, sasamahan ako ng tao na to mag-deep dive sa aming mga pangarap ng bata pa kami at ano bang mga natutunan namin sa life. So ayun, para samahan ako mag-deep dive sa aming mga dreams, let's welcome Vin Aranas. Vin, pasok! Hello! Hi mga Jasters! Welcome to me! So sa lahat ng mga nag-shout out before this episode, thank you po. Finally, my... Wow! Yes, ang daming nagre-request talaga na ikaw na ano. Wow. Totoo ba? Parang hindi naman totoo yun. Charlie lang, joke lang. Hi, Vin! Kamusta naman? Wow. Hello! Okay naman. Ito, may cha for okay. This afternoon. Oo nga, malamig-lamig din ang panahon dito. Eh. Tama-tama yung pag-cha-cha mo at pag-coffee. At pansinin nyo naman po, mga ka-jasters na nanonood sa YouTube na may pahalaman tayo dito. Siya, umaangat na yung podcast. Anong tawag yan? Hindi ko alam man tawag sa planta yan. Naghahanap lang ako ng halaman na pwedeng bumackground. So, yun, Vin. So, si Vin, intro lang. Sino ba siya? So, siya ay... Bongga, chasite. Ano, isa rin po sa aking mga college friend na hanggang ngayon din, friend ko pa rin dahil nagka-work kami. So, hanggang pagtanda po ay naging isa din po siya sa aking mga closest friend. At Vin, gusto mo ba magpakilala kung anong ginagawa mo bago tayo mag-deep dive sa ating dreams? Introduce yourself! Parang ayaw. Huwag na. The joke lang. I mean, just to say na, anong hanash mo today, sa life? Today, sineselebrate din natin ang 11th year anniversary ng Delta. So, yun yung batch natin sa UP at sa college. So, pwede natin sabihin na 11 years na years tayo magkakilala. Oo nga. Thank you for reminding. So, more than a decade na. Oo nga, grabe. So, happy anim sa mga tagal Delta. Na, no? So, pwede na nating tapusin ang friendship. Pwede nang mag-break. Kumbaga sa relationship. Medyo napatagal na. Ugot? Galing mo sa episode number? Aray ko, walang hugot pa. So, ano, Vin, anong hanas mo ngayon sa life? Ah, okay naman. Pandemic aside at saka mga kabullshitan aside. Ay, pwede ba yung word na yun? Pwede. Okay. Sa lahat ng mga kabullshitan aside, okay naman. So far, continue naman ang ating pagtatrabaho. So, I'm a development worker for a decade na wata, for more than 80 years. So, less than a decade, pero matagal-tagal na rin. So, when we started just sa Los Baños, yes, hanggang ngayon, yun pa rin yung track na tinatakbo natin pareho. Oo, same tayo nun. So, Vin, nung bata ka ba, yan ba yung pinangarap mong gawin? As in, yung mga naglalaro ka palang sa labas ng tumbang preso, ganyan. Ano yung mga... Yan ba yung dream mo na gawin? Gusto mo yung umentra agad ako na gano'n? Kasi yun ang topic gusto natin. Gusto ko yun. I mean, definitely hindi. Mm-hmm. Definitely hindi ito yung dream ko nung bata ako. So, my only dream, I think, ay gusto ko maging teacher. Sa probinsya, marami kami mga kabataan.
because I think this is the dream of my peers sa environment kung saan ako lumaki when I was really young. So gusto naming maging teacher. So yun yung pangarap ko before. Then growing up, I think in the 90s, I mean, pareho tayo in the 90s. So I enjoyed yung mga pop ballads so much. So gustong-gusto ko yung mga songs ng mga boy bands tulad ng Westlife. And of course, may singit lang natin ng song Bird Supreme na si Mariah Carey. So I thought, isa pa sa mga pangarap ko kung magpe-fail yung pagiging teacher, gusto ko maging singer. Pero later on, I realized na, I mean, early in the game, I realized na it's not for me. So may mga ganong drama tayo when I was in elementary school. Bakit ganong elementary tayo? Parang teacher lang din yung gusto kong gawin. May ganyan din ako eh, nung parang ang hili ko teacher-teacheran sa na mga kapitbahay, yung kayong magkakalaro. Parang kasi lahat tayo gusto natin maging teacher. Speaking from experience, so I grew up sa province, sa isang rural area, sa isang farming community. Mm-hmm. So hindi ganong kalawak yung choices namin to dream. So yung mga nakikita ko around me, we're normally teachers o kaya mga nagtatrabaho sa city pero hindi ko alam yung trabaho nila. So siguro ang familiar ako na mundo outside school ay pagtuturo. So teaching yung nakikita ko nung panahon na yon. So parang doon umikot yung mundo, yun yung mga nakikita ko, yun yung mga role models ko, mga teachers ko. So I thought I wanted to be a teacher. And I think a part of me still wants to be a teacher. Pero I mean, with everything that happened in between, marami tayong mga na-experience na nagbago yung dream natin. Like say for example, I realized one of the things na kung bakit nabago yung dream ko, gamitin natin yung pagiging singer, which is a hard-hitting lesson sa akin. Kasi I remember when I was graduating sa elementary, nasa top 5 ako. Tapos yung process noon, maglalakad kami papunta dun sa unahan, tapos may separate na upuan yung top 5, tapos yung top 5 yung unang maglalakad. So sunod-sunod yung top 5, papunta dun sa upuan. Uh-huh. Kaya lang yung apat dun sa top 5 ay members ng choir. So instead na umupo, diretso sila sa stage. So dumiretso sila sa stage, you know, may doxology, kakanta sila, magdadasal, maglulupang hinirang sila dun sa stage. So may iwan akong mag-isa dun sa upuan dahil hindi ako member ng choir. So ang nangyari, yung advisor ko nun, sinabihan ako na, Bin, sumama ka na din paakyat, pero huwag kang kakanta. Mag-action-action ka na lang. So simula nyo, alam ko na, naramdaman ko na, na okay, siguro hindi ito yung... Narinig nila. Nag-audition naman tayo sa choir before. Kasi lahat naman given, nabigyan ng chance. Okay, pinakanta ka ng isang line. Tanda ko, Westlife pa yung kinanta ko noon dahil sila yung sikat na sikat. Tapos, hindi, walang callback, kumbaga. So, alam ko na, early on, na okay, mukhang hindi ito for me in the long run. So I thought, sige, teacher. Dun tayo sa, so kasi dalawa yung pangarap ko, diba? Dalawa yung dreams ko when I was young. So teacher at saka singer. So nung nag-fail yung isa yung pinili ko, maging teacher. Ikaw ba? But, anong dream mo nung growing up? Lagi ko na nababanggit dito sa podcast yun eh. Na gusto ko talagang maging artista. Pero yung concrete talaga na naalala ko nung bata ko, gusto kong sumali sa Little Miss Philippines. Nice. Naalala ko yun. Tapos parang, dati pa kasi parang Itbulaga na yung pinapanood sa bahay. So, pinapanood ko yung Little Miss Philippines lagi. Sabi ko, bakit hindi ako sinasari sa Little Miss Philippines? Parang sinasabi naman. Cute naman daw ako nung bata, ganyan. Alam mo yung naalala ko talaga, sa salamin, nagpa-practice-practice ako paano magpakilala, ganyan. Ang naisip ko, factor na lang din, parang ang sinasabi sa amin, kaya, ang naalala ko lang na sinasabi, kaya hindi ako naisasali. At malayo kami nga sa probinsya. Gets? Parang, ang hirap nga na magtupad ng pagiging artista pag nasa probinsya ka. So, doon nagsimula yung gusto ko talagang makita sa TV. Nung, dahil sa Little Miss Philippines, hanggang sa ang dami ng mga shows, parang
fan, naging fan kasi ako ng mga reality TV. Gusto ko rin sumali sa mga singing contest kahit di naman ako sobrang galing. Parang ang pangarap ko ay makita sa TV. Hindi ko alam bakit ganun. Pero hanggang ngayon, yun pa rin po ang pangarap. Pero hindi naman po tayo napupunta doon. Pero at least it doesn't... Hindi pa siya namamatay. So I think yung pangarap na yun is something that still fuels you para to go on. Oo, parang naging, ano, lagi siyang nasa on the side lang na parang, oh sige, magtatrabaho ko ng itong kung ano yung work ko ngayon. Pero laging, gusto ko pare talagang maging artista. Parang ganon. Na feeling ko, hindi ko rin siya ma-push ng give na give. Dahil nga sa, ano din, sa ano, financial, sa privilege. So, parang feeling ko kung ano, kung kaya kong, kung ako ay mayaman, yung hindi mo kailangan magtrabaho, mag-audition ka lang mag-audition, kayang-kaya mo siyang gawin. Parang kaya mo siyang tuparin. So parang medyo natanggap ko na rin siya eventually. So parang ang inaantay ko na lang ay yung ma-discover. Yes. Hindi ko alam ako baka... Ako din inaantay kong ma-discover. So after ito, gagawa na ako ng YouTube vlog ko na kumakanta ako. Mali mo. I mean... Balik mo nga, diba? Sabi niyo naman dati, nag-improve na yung boses ko from the first time na you heard me sing. Siguro, wow, ipinupush ko talaga. Oo. Parang hindi, may mga dati. May mga kanta na bagay sa'yo talaga. Totoo. Oo, totoo. May mga ano talaga tayo, meron mga pyesa. Totoo. Pero, balikan ko lang yung point mo because sometimes, yun din yung iniisip ko na parang to dream itself in a way ay it's a privilege. Sometimes people don't even dream in the long term. So parang one of the things I learned in the hard way when I joined the development sector, our dreams are somehow limited by the privilege that we have or the power that we possess. So parang sinasabi natin na I can dream and dream of becoming an astronaut, but reality says, no bitch, ito yung para sa'yo. Kasi madaming factors na parang, okay, nagli-limit sa'yo to kind of reach yung dream na yun. So we have so many dreams that died because life fucked us up. Na parang I can relate so much, but I still am thankful. Kasi in a way, nasa position of privilege tayong dalawa. So kahit hindi natin na-achieve yung mga initial dreams natin, the where we are now, it pinangarap din natin to sometime in the past. I remember when I was in college, nangarap ako na sana by the time na nasa late 20s na ako, stable yung job, parang masaya ako sa ginagawa ko. And lately, ngayon ko lang na-realize na I'm really happy dun sa ginagawa ko. And that's already a dream na na-fulfill in a way. Although different from my original dream. Pero as we said, dreams evolve, no? As we grow older, nagbabago-bago-bago siya. Pero I think yung point na gusto natin sabihin, yung in a way, kung allowed ka na magbago-bago ng dream, privilege pa rin yun. Like some people can't do that. Pinag-usapan namin to before, me and Mads. Shout out to Mads, Mado Mads. Shout out Mads. Wow. So, ano din siya, so nagbago siya ng career midway sa college. Pero because privileged siya in a way, he didn't need to think about, you know, income o kaya monetary expenses nung panahon na yon. Pwede siyang magpalit and pwede niyang i-pursue yung dreams niya. But for people like us, like I can imagine, sinabi ko sa parents ko na parang, third year into college, gusto kong magpalit, gusto kong mag fine arts or gusto kong mag ganitong course. I don't think that parang easy decision to make. I see. So imagine if you're in a family of six, yes, and only one is able to go to school because, you know, yun lang yung afford ng parents nila. Like one of them, only one of them can go to school. Then that means five dreams can die almost immediately because, you know, kinurtail na yung dream na yun eh. Yung pagpapalawak ng isipan na sana makukuha kung pumasok sila sa school.
minsan nababawasan. And sometimes people lose yung motivation kapag hindi nila nakuha yung dream nila sa first try. And I can relate dun sa ganong mga situation. Gets. Be, parang naano ko na... na-emote. Na-emote ako. Na-emote. Na parang oo nga, kung privilege ako pero hindi pa rin. Kasi yun nga, kung gusto kong mag-artista, pwede akong tumigil mag-work. Mag-o-audition lang ako everyday sa lahat ng gusto kong puntahan. Ang dami kong ganyan eh. Ang dami kong, kasi nga parang kahit na on the side na dream ko pa lang, pa rin siya. Nakita ko yung, nagtitingin-tingin lagi ako ng mga audition, ganyan. Tapos parang syempre, meron kang full-time work. Paano mo yun nga isisingit doon sa pag-o-audition na ganyan? So talagang privilege nga talaga siya. Parang naisip ko tuloy nga na parang aswerte ko pa rin. Kasi at least on the side nga, nagagawa ko pa rin ako. Kasi kahit naman hindi TV yung pagbablog, ganyan. Parang nagagawa ko yung gusto ko na mag-perform eh. Parang yun na lang. Parang siguro ang gusto ko ay mas mag-perform kesa yung talagang makita sa TV. Na parang yun nga, nag-evolve yung dream mo. Na akala ko gusto ko lang lumabas sa TV. Pero ang gusto ko pala, umacting, mag-perform, ganyan. Tama ba? Totoo. I can agree. And nakikita ko din yung sarili ko pag si pinag-uusapan natin yung nag-evolve na dream. Kasi from someone who wanted to be a singer or a teacher, ngayon, although hindi na sila part ng reality ko in a sense na hindi ko na sila iniisip everyday, pero it makes me feel na parang may mga instances along the way na parang naiba. I don't know for the better or naiba na kumbaga if it went the other way, teacher sana ako ngayon. But you know, parang hindi naman natin pinagsisisihan. Yes. Parang I can relate, Chaz, kasi parang halimbawa sa trabaho natin as development sector workers, madalas nakakausap tayo ng mga tao sa community. Tapos, kadalasang tanong, normal naman, di ba? Pag nakakita ka ng bata o nakakita ka ng tao na kinakausap mo, tinatanong natin, ano ba yung pangarap mo? Or ano ba yung gusto mong maging? Ano ba yung gusto mong mangyari? And sometimes, kahit alam ko na yung sagot nila, it still makes me feel na parang there's a lot na pwedeng pagpilian. But yung options na meron tayo, hindi lahat meron nun. Like, halimbawa, sinasabi nila na ang dream ko ay I just want to give back to my parents kung ano yung ginawa nila, yung sacrifices nila pag nung pinag-aaral ako. So yun yung gusto kong mangyari. So whatever it is na naghihintay sa akin sa future, ang gusto ko lang ay maibalik sa kanila yung mga sacrifices na ginawa nila. Or yung iba, gusto lang nila kumain 3 times a day. So yung mga short-term na dream na sometimes people are not even thinking of what will happen to me in 5 years time, parang yun something na parang you know, I face every day, and it's very frustrating kasi you know, you want to be an enabler dun sa mga dreams na yun, pero sometimes of course hindi naman lahat kaya natin gawin or kaya nilang gawin. Ang ganda. Oh no, pero naging masyadong seryoso. Oo nga, parang akala ko nga mababaw lang yung pangangarap. Oo, na pangarap maging artista. Parang ang galing na, kasi nga nasa development work, no, marami kang, hindi ako masyadong ano doon, yung parang, yung may pakialam sa dream nung iba. Parang, tama ba yun? Parang hindi, baka sarili pala. Hindi, yung syempre dun sa mga loved ones mo. Pero yung, hindi ko nga yun masyadong nakikita yung perspective na malawak na may yung mga nasa grassroots, tama ba? Na may mga dreams sila na paano gagawin natin dun? Paano pwedeng gawin dun? Pero we're not saying na hindi siya valid, ha? Every dream is valid. Mm-mm. So kung ang pangarap ko ay maging you know, magtayo ng karinderiya sa probinsya because gusto ko, yun yung business na gusto kong gawin eh. That is a valid dream. Ang gusto lang nating i-point out, may different levels ng dream, ng dreaming natin depends sa privilege that we have. Like, say for example,
kung nakakaangat ka sa buhay, or let's say ang parents mo ay parehong academic, or parehong scientist, parehong doctor, most probably yung dream mo ay naka-align dun sa kung ano yung abot ng power na meron kayo. So parang allowed ka mag-dream na maging isang scientist, pwede mong pangarapin na maging presidente ng isang bansa. Pero for some people, na nag-check agad ng reality bago sila mangarap, wala na. As in, alam nila na this is not a choice for me. Yun yung gusto ko ng bata tayo, Jazz. Pwede tayong mangarap ng limitless. Dahil parang, hello, nung bata ako, gusto kong maging superhero, gusto kong maging spy, gusto kong lumipad. Yun yung mga pangarap na pwede nating gawin. Pero as we grow older, nakikita natin yung reality sa buhay na parang, okay, ito pala, hindi pwede sa akin. Oh my God, naiyak ako. Joke. Pero parang, gets mo, alam mo na may mga pang... Itago natin sa pangarap ko ding magpagupit very soon. So sana magawa ko na. Bin, may share ako dun sa about dun sa inano mo. Binanggit mo na yung may mga yung about dreams na ano, may level. Kasi parang hindi ko alam kung alam mo yung Terrace House. Reality TV show siya sa Japan. Tas yung latest season, meron na ano, may isang housemate. Kasi yung Terrace House, parang may 6 na tao, 3 babae, 3 lalaki, titira sa isang bahay. Walang script. Tapos, ayun, papanoorin mo lang yung kung anong ginagawa nila. Pero more on dating din, parang nagde-date kung sinong gusto mag-date. Parang mag-ganon. Parang medyo PBB, pero walang script, ganyan. So, tas walang challenge. So, tuloy sila sa buhay nila kung anong man gawin nila. So, background lang about sa Terrace House. Tapos, may isang housemate, si Ruka, parang ang dream niya ay maging si Spider-Man. Siya yung pinakabata dun sa mga housemate. Tapos yung mga housemate, parang minamak siya na, bakit yan ang dream mo? Parang mag-dream ka ng... Parang, basta parang pinag-uusapan siya pag nakatalikod siya ng mga housemate na bakit yun ang dream niya. Yeah. Medyo 18 na siya, nag-work na siya, bakit yun pa rin ang dream niya? Parang may ganun din yatang culture sa Japan na parang kailangan din practical yung mga dreams. Tapos yun nga, gusto niya talaga maging Spider-Man, legit, ganun. Wala lang, na-share ko lang na parang, ano ba yung point ko? Nabanggit mo kanina eh, kaya ako naisip yun. Yun nga, may mga level yung dreams na, tapos kung depende din kung ano yung mundong iniikutan mo. Kunyari, nung bata ako, hindi ko naman alam yung travel. Ngayon, ang travel, ang pangarap ko ngayon, kung may pangarap man ako ngayon, ay makapag-travel around the world. Kasi yun na nang nakikita ko sa mga tao, sa mga nami-meet ko. Parang inggit factor ba yun? Pero dahil nga naka-experience ka na ng mga maliliit na travel, parang gusto mong mas marami ka pang matravel. Yun yung isa ko pang dream siguro ngayon na tumanda na ako, yung makapag-travel. Na nung bata naman ako, hindi ko naman naiisip yun. Malay ko ba sa mga Machu Picchu, mga ganun. Same. Vin, may tanong ako sa'yo. I mean, I so agree. Parang, go. May sasabihin ka ba? Ano yun? Bakit parang mahirap yung tanong mo? Hindi. Go, tanong. May dream ka ba na natupad? Tapos nung natupad, parang di ka naman masaya. Ang hirap. Nahirapan. Naki-use lang ako. Kasi parang... Oh my God, nahirapan ako. Tapos parang you are wanting for some more noong na ano mo yung dream na yon. May ganun ka ba? I mean, ganun meron lagi, di ba? Parang pag natanggap mo yung... Meron, no? Definitely. Pag may natanggap kang dream or parang na-fulfill mo yung isang dream, parang gusto mong lumevel up. Yung parang, it's the power that dreams have. Na parang pag nagka-meron ka nito, parang you want to keep on living. Parang sinasabi natin na parang dreams keep us alive. So pag natanggap mo na yun, hindi naman pwedeng titigil ka na sa pangangarap. So meron laging next. But merong mga dreams na pinagsisihan. Like sometimes, you know, personally, may mga pangarap tayong gusto nating mangyari sa buhay. And then, nung na-achieve na natin siya, parang hindi naman pala ito naging, I mean, hindi siya nagdala ng happiness.
may mga ganong klaseng pangarap. Like, sa career-wise, I thought, gusto kong maging ganito, and then nung na-achieve ko siya, sobrang laking responsibility, hindi pala siya something na gusto kong mangyari sa buhay ko. Personal life, ang dami. Like, siguro, ang dami kong pinagsisihang pangarap na natupad. Siguro, ano ba yung mga examples? Umuulan ng malakas, parang ayaw akong magsalita. Pero na just dito. To say na maraming mga pangarap na iniwasan yung tanong. Just to say na meron possible na pangarap. Ikaw ba? Parang tinanong mo yun dahil may sagot kayo. Hindi, wala din nga eh. Nag-iisip nga din ako habang nag-iisip kayo. Pero, parang dun ko lang na-realize na ano, okay lang na magbago-bago ng dreams. Na, kasi minsan parang na-judge yung mga tao, oh, lilipat ka na naman ng work. Kala ko ba ito gusto mo? O ba't pa iba-iba ang gusto mo? Medyo na-judge din yung mga ganun eh. Na, kala ko ba itong gusto mo? Kala ko ba pangarap mo to? Okay lang yon, kasi hindi mo naman talaga alam, hindi mo malalaman kung gusto mo yun kung nandun ka na eh. O parang pwedeng mag-apply sa iba't ibang chat. Hindi mo sinusubukan. Totoo. Totoo. Pero I think totoo yan. I mean, yung basic philosophy in life ko ay pag happy ka, stay. Pag hindi ka na happy at wala ka namang tatapakang ibang tao, it's time for you to move along, to go ahead, to go forward. So parang halimbawa, sa work, may mga times na hindi na ako na-challenge. I thought ito yung dream job ko, pero pagdating ko doon, hindi niya na-fulfill yung ideas ko about doing certain things dito sa job na to. So I have to move forward. Otherwise, hindi ako mag-grow professionally. So parang yun naman yung gusto natin. Mangyari. Pero I think one of the beautiful things about dreaming, and this is something that I realized nung pinag-uusapan na natin, ay sometimes we don't dream for ourselves. Eh. I mean, tulad ng sinabi mo kanina, sometimes you just dream for yourselves. Pero in reality, hindi siya pangarap na para sa atin lang. Eh. We dream for other people. Na normally, for the people we love, for our family, may mga pangarap tayo for community, may mga pangarap tayo for the country. So it's the beauty of dreaming. We carry other people's dreams with us when we kind of dream yung mga gusto nating mangyari. Like, I dreamt na parang gusto ko maging storyteller pagdating ko sa development sector to tell the stories of people na nakakasalamuha namin. And yung pangarap na yon natupad siya, and it's a huge responsibility kasi gusto mo bigyan ng justice yung mga stories na yon, pero sometimes hindi mo naman kaya, but in a way empowering yung process kasi habang sinasabi mo yung story nila or tinutulungan mo silang i-share yung story nila, meron silang processes inside their head na balikan yung mga nangyari before, and for them, sobrang empowering nun. Dahil hindi naman tayo all the time iniisip kung ano yung mga pinagdaanan natin. Walang opportunity. Like, I don't sit and drink my coffee every day. Tapos ang iisipin ko ay kung ano bang nangyari nung bata ako hanggang ngayon or ano ba yung mga pangarap ko. Until people ask us na ano ba yung pangarap mo, dun ka palang mag-iisip. So, the beauty of storytelling na pangarap ko ngayon, natutupad ko while, creating pathways for other people na isipin din yung mga pangarap nila. So parang ganun. Sorry, may sense ba? Pero parang alam mo, parang you carry other people's dream with you pag nangangarap. Pala ba? Ang ganda nun. Parang ang babaw pala ng mga dreams ko ngayon ko na. Charot. Ngayon ko na naisip. Parang okay more lang, on... sabi nga natin, valid lahat ng dreams, diba? Eto naman, kahit Jane. Ano pa yan. Oo. Nasabihan ka na ba na ano, ang taas naman ng pangarap na ito? Di ba parang medyo may toxic Filipino culture na pag yung sobra ka naman mangarap, yung mga tao, nay, ang taas ng pangarap, kala mo kung sino. May mga ganon. Totoo. Ano masasabi mo doon? Every time na may decision making akong
I mean, may decision akong gagawin. Feeling ko, meron akong 50% na tao sa paligid ko, iniisip nila, I can't do it. Mm-mm. So, kahit hindi nila sabihin, like, I, halimbawa, nag-express ako na this is something na I will demand. Sorry, gusto kong mag-negotiate ng mga terms sa aking kontrata sa pagdating sa trabaho. I mean, 50% ng tao sa paligid ko will tell me non-verbally o kaya verbally na hindi ko pa yon deserve. Sobrang taas nun sa current na kinalalagyan ko ngayon. And you know what? Okay lang. Like, hindi naman sila apektado. And I always think na wala namang mawawala if subukan ko. So parang go lang ng go. Like, yun yung gusto kong isipin eh. Na parang pag nangangarap ako, sometimes, ang kailangan kong hanapin ay enablers. Like, yung mga tao na will allow me to dream big. Kasi we believe na parang, you know, you can't do it on your own. Dreams don't take shape sa vacuum. So parang hindi siya something na ikaw lang yung makakagawa. So how kahit gaano ka simple yung pangarap mo, hindi mo siya kayang gawin mag-isa. So you need enablers who will allow you to dream big. And as long as may one person siguro sa paligid ko na nagsasabi sa akin na okay, kaya mo yan, hindi ka nagdedeliryo o hindi ka nangangarap ng gising, sabi nga nila. Mm-hmm. That's something na, you know, that keeps me going. So okay lang. Ikaw ba? Ang ganda nun, na parang ano, malalakas nga yung loob mo or mas may mabibigyan ka ng confidence para tuparin yung dream kapag may sumusuport sa'yo. Then, kahit isa lang yan. Parang ano ba yung sinasabi lagi ni Lady Gaga na sa 100, yung one half, ikaw isipin mo, English kasi. Basta sa 100 na nandito sa room na to, may isa dyan. Oh my God, kailangan ba natin i-search? Parang sabi niya, oo, pwede mo siyang i-search. So parang, if there are 100 people in a room and 99 of them don't believe in you, parang you just need one person. Oh, yun, parang ganun. Something ganun. To that extent. Oo. Well, sabi nga ni Lady Gaga, ganun. Alam mo, ang daming experiences sa buhay ko na hindi naniniwala yung mga tao about the things that I say na I can do. Like, I work in an organization or I worked in organizations before na yung mga tao sa paligid ko were bigger than me in a sense. Hindi siya, I mean, bigger in terms na, you know, may multiple degrees, more than isang dekada na yung experience sa trabaho. So, iniisip siguro ng mga tao sometimes, who is this person para sabihin itong isang bagay na to or i-demand yung isang bagay na to. But one thing that I learned is kailangan mo siyang i-demand. Kailangan mo i-claim yung space kasi you have to believe na you deserve it. Parang, halimbawa, yung mga dreams na pinag-usapan natin kanina, I have to believe na deserve ko na ma-fulfill yung dream na yon. Because otherwise, pag hindi ako naniwala, talo na ako agad eh. Parang yun. Tapos ang ginagawa ko, hahanap ako ng mga tao na you know, who will go with me sa journey kahit mahirap. And most of the time, meron. So meron kang mga friends na sasabihin sa'yo, nako, mahirap yan, pero definitely kayang-kaya mo. Or yung mga simple words na sasabihin nila sa'yo, ikaw pa ba? Yung mga ganong klase na naiisipin natin, sobrang simple lang, pero the power that it has para sa isang pangarap, sobrang laki ng nagagawa niya. Yung confidence ng ibang tao, confidence ng sa sarili mo, sobrang magandang combination. Ang ganda nun. Parang sana nga tayo, yung mga tao sa paligid natin, yung mga kaibigan natin, ganun. Parang ako rin naman, maswerte ako dun sa mga tao sa paligid ko na kapag may gusto kong gawin, teka, may yan, push mo lang. Parang laging yung sinusuportahan tayo sa mga kung anong gusto nating gawin. Tapos tayo rin naman sa kanila, supportive lang din talaga. Parang mahalaga talaga yung support system. Hindi lang sa pag-achieve ng dream. Sa ano din, sa life talaga, kailangan natin yan. Everything.
I mean, you need friends na realistic yung pagtingin. Like, alam nila na mahihirapan ka. But, you know, valid yung mga points na yon. So, parang, okay, thank you for being real para hindi ka bullshit, hindi mo lang sinasabi na kaya ko. But if you really believe na kaya ko to, then there must be something in me na nakita mo para sabihin na kaya ko to. So, parang yun. So, I mean, sobrang fun mag-dream. Pero isa sa mga bagay na gusto nating i-point out, there must come a time na siguro chill na tayo sa pangangarap. Like, okay, baka at some point in our lives na kailangan kong mag-transition from dreaming to actually achieving yung dream na yon. So parang yun lang, merong mga pagkakataon sa buhay na parang after you dream, wala namang masama, mangarap ka ng mangarap, pero dapat mag-transition ka dun sa actual na pagtatrabaho, paggawa ng mga bagay na makakatulong sa'yo para i-achieve yung dreams mo. Oo, ang hirap nga naman yung dream. Wala ka namang ginagawang action. Yun na nga, ito na dito tayo sa gumawa ka ng action para matupad yung dreams mo. Kung may dream ka talaga. Parang ano eh, pag-usapan namin yun sa isang episode with Kat Ebora, na siya daw, pag may goal siya, talagang inaaral niya yung mga activities or yung mga bawat step paano ma-achieve yung isang goal. So, parang ayun nga, kung dream ka lang ng dream, kware, gusto ko, dream kong magkabahay, house and lot, tapos hindi ka man nag-iipon, gastos ka ng gastos, paano ka ma-achieve yung dream na yun? Yeah. Pero Jazz, do you believe sa mga plan Bs? Like, halimbawa, pag nangarap ka ba, kailangan ko ng plan B kung sakaling hindi ko ma-achieve yung pangarap na to. Like for some people, parang sinasabi nila, there's no plan B. It's either this or nothing. Or ikaw ba yung tao na parang, this is what I want, pero kung sakaling hindi ko siya ma-achieve, meron akong plan B. Ako, hindi ko lang siya naiisip na outright, pero feeling ko mas may plan B ako. Parang, oo. Laging kapag hindi ko to ma-achieve, hindi... hanap na lang ako ng iba or alternative nung isang dream na yon na mas kaya, parang ganun. Yep. Ah, ikaw, ganun ka rin ba? Case to case basis siya. Okay, case to case din may siguro. May mga bagay na hindi tayo magko-compromise na itong pangarap na to, halimbawa, pangarap kong makatulong sa mga magulang ko, that's not something na hindi mo iko-compromise, na walang plan B doon. Hindi ko plan B na okay, siguro ganito. Alam mo yon, yung parang may mga pangarap na dapat walang plan. Feeling ko lang. Pangarap ba yon o responsibilidad, Charles? Sabi ko, mabuntik na ako mag-uyan. Parang papunta na ako. Papunta ka na doon. Parang yung... pilit kong iniiwasan. Na dapat yung isa natin yung topic din. Kasi sabi ko, hindi ko kaya. Pag ginawa ko yan, baka 30 minutes akong nag-run tungkol sa mga yan, sinisimulan ko na, di ba? Oo. Sige, ibahin na lang natin. May I share, Vin? Kasi nga kanina lagi kong sinasabi. Pag-usapan naman natin yung mga failures and rejections na papunta dun sa dream natin. Kasi may i-share ako na ano, hindi ko mas... Na-share ko na doon sa iba kong mga friends na ano, recent lang, parang feeling ko malapit nang matupad yung pangarap ko na makita sa TV. Parang ano, I auditioned for a commercial. Tapos, be. Alam ko ba itong commercial na to? Alam mo ba? Sabihin ko na lang, meron tayong orgmate. Okay lang ba? Okay, hindi. Mas siguro okay, nakikinig. So, orgmate tayo na... nasaktan kasi talaga ako dito, meaning ko, hindi ko masyadong kinuwento sa iba, pero iba yung pagka-feeling ko, lubog ako sa lupa. Just joke lang. Hindi, ganito. So, may org may tayo, parang nasa advertising agency siya, tapos naghahanap siya ng parang mag-ano sa commercial. So, si Ateng, as gusto ngang makita sa TV, gusto mag-artista, mega volunteer. So, pagdating doon, hindi naman sinasabi kung ano yung product, ganyan. So, pagdating doon, ang gagawin mo, kakainin mo yung produkto. Hindi, oo. Tapos, ano lang, parang natural na mag-emote ka kung anong na-feel mo doon sa pagkain na yon. Tapos, edi, ano, ang tagal namin naghintay na, alam mo yung nakita mo rin yung eksena sa mga pag-shoot ng
ng mga commercial. So, ganun pala talaga. Ilaw-ilaw, mga paulit-ulit, mga ganyan-ganyan. So, si ate girl, sabi ko, sige, parang chill lang ako. Parang, hindi ko sabi ko, hindi ko gagalingan. Yung parang hindi ko iniisip na gagalingan ko itong pangarap ko. Hindi gano'n. Hindi ko masyado yung iniisip. Parang mag-enjoy lang ako. Saka, parang wala naman akong ginagawa nung araw na yun. So, go push. Tapos, yeah. Si ating, edi, game na ako na yung nagkumain nung ano. Sinabi ko ba yung product? Hindi ko pa. Basta yung kumain ng food. Uh-oh. Tapos, di mega react. Hindi na, yung sabi ng kasi nila mag-react-react ka. Tetas ako, normal ko na ganito na, sarap, ganyan-ganyan. Tapos yung mga tao, yung tontuwa sila sa ginagawa ko. So, ginalingan ko palalo. Tapos yung parang director pa nagsasabi ng, sige, okay yan, ginagawa mo, galingan, mag-ganyan. Alam mo yung, shit, because shit, ito na. Tapos after nung shoot, tayo nagpalakpakan. After nung take ko, so sabi ko, oh my God. Tapos, yung pang parang yung director doon, parang give siya na, ang galing nga doon, ang galing sa baka makuha. Ganyan. Kasi so, hindi pa kasi sure, di ba? Ganun naman pag commercial, parang maraming nag-ano, pero hindi ka sure kung ikaw yung makuha. So, ating, pati yung mga tao sa paligid, ikaw na, ganyan yung mga ganyan. Medyo ano din eh, no? Yung kapag yung mga tao ay pinapaasa ka. So, te, medyo ano ko na yon, kinlame ko na yon at may kaparehan din doon. May ka, alam mo naman tayo, as a mahirap, just parang gusto natin yung kaparehan. At yun ang gusto nating makita sa TV. Tapos, edi parang, okay, tapos na yung commercial. Ang happy ko na, sabi ko, at least na-experience ko na ganun pala yung shoot ng commercial, ganyan. Tapos, te, ito na nga yung pangarap ko ang makita sa TV. At kahit maging commercial model, ganyan. Tapos, parang dumating na yung araw na i-announce na kung makakapasok ka dun sa commercial. Kung ikaw ay, okay. yung scene mo ay makakapasok. Nag-message sa akin, din nga daw ako nakapasok. Pero alam mo, yung claim na, binidyohan ko pa yung ano ko, parang yung recording. Tapos, sinend ko dun sa mga friends ko, te, ikaw na yan. Alam mo yung mga tao, nag-hype na din sa'yo. Get. Alam mo, kasi parang galing kasi ako noon ng klase, tapos nang huli yata kami ng palaka doon sa, basta may isa akong klase sa masters, tapos putik-putik yung pa ako, tapos nung in-announce yun, alam mo yung feeling mo, lumuklong-muklong ka? Gets. Parang mababaw ba tong dream ko? Parang, basta dream ko kasi talaga yung makita sa TV. So parang, alam mo yung kala mo, eto na, kiniklaim mo na rin, kasi pangarap mo nga yun, tapos parang ano, medyo pinaasa ka na din, gano'n, tapos hindi pa pala din ibibigay sa'yo. Ayun, share ko lang na parang nasaktan ako noon, parang umiyak ako noon, parang antagal ko na kasing hindi naging gano'n, ka gustong-gusto yeah. yung isang bagay, tapos parang hindi pa rin ibinigay. O parang nag-apply sa ibang aspeto, just hindi. Na parang akala mo yun na, tapos hindi pa rin binigay sa'yo. Pero hindi rin naman ako matagal nag-move on. Hindi rin sobrang tagal. Parang mga 1 week okay na ako. Pero pag nakikita ko yung commercial na yun, na ano, pinapatay ko TV. Just naalala mo. Naalala ko, joke, hindi masyado. I think just, parang yung experience mo na yun, I think it made you feel na ito talaga yung pangarap mo. Like yung disappointment nung hindi mo siya nakuha. Parang did it make you feel na ito talaga siya eh. Ito yung pangarap ko. Kasi parang sa sobrang sakit niya, nalaman mo na gustong-gusto mo yun. Oo, na-realize ko din na gustong-gusto ko pa talagang makita sa TV. Ano. Parang dream ko pala talaga yun. Parang ano, yung mga trabaho na pinag-applyan natin before, na yung interview, sobrang sinasabi sa'yo na the interview went well, we're looking forward na makasama ka sa team. Tapos, pag pinadala na yung email nila about yung feedback nun sa interview, hindi pala ikaw yung napili. So, yung mga ganong klaseng bagay, sobrang dami. And I think we just have to live through it in a way dahil parang hindi naman, you know, parang hindi naman lahat ng dreams talaga. It pains me to say this, pero hindi lahat talaga ng dreams natutupad. Realidad lang. Pero ang narealize ko rin pala doon, Vin, ang na-realize ko pala doon, parang hindi nga agad sa'yo ibibig. Ang inisip ko na lang noon, first time ko mag-audition ng commercial, paano pa yung mga laging nag-audition, laging araw-araw nandoon, nagpakahirap talaga. Parang ano pa ako, medyo naging, nung medyo okay na ako, sabi ko, parang OA ko pala, kasi
'te, first time mo nga lang, tapos makukuha agad. Parang hindi mo talaga din nga ma-achieve lahat na, yung gusto mo ng isang upuan lang, ganyan. Yeah. So, ayun. Yun na yun, yung naka-okay-okay, yung naka-move on ako doon sa experience na yun. Yun yung inisip ko na lang na hindi mo naman talaga agad makukuha yung isang pangarap eh. Totoo. Nang hindi mo masyadong yeah. pinaghihirapan. Agad-agad. Pero, na-off ka ba, Vin, sa mga taong walang pangarap? I don't think may mga taong walang pangarap. Feeling ko sinasabi lang nila na wala silang pangarap. Pero deep inside, may mga gusto silang mangyari sa buhay. Ang problema lang, hindi pa nila kayang i-visualize. Parang importante sa pangarap mo na kaya mo siyang i-visualize. But, alam mo yun, parang you need to visualize what you want to be, where you want to go, and what it really means for you to achieve this dream. And sometimes people, parang for me, hindi lang na-visualize agad. Pero may mga pangarap. Although valid naman na sabihin na wala akong gusto at this point, wala akong gustong mangyari, pagod na akong mangarap, and then hindi siya something na offensive for me. Sa iba? Ano? Siguro may ano ako eh, may naka-date ata ako something. Tapos parang tinatanong ko siya, ano mga goals mo sa life? Ganyan, ganyan, anong pangarap mo? Wala daw, parang na ano ako? Na-off? Parang ganon. Oh, hindi, parang siguro syempre ang tinitingnan mo sa isang partner na kung naghahanap ka ng someone, yung may goal sa buhay. Parang kasing wala siyang ma-share, wala siyang daw, okay na daw siya sa life niya. Parang, yun, yung parang medyo na-off ako nun. Na, anong gusto mong gawin? Anong goals mo? Kaya ako kasi natutuwa ako sa mga tao ang tataas ng pangarap, ang daming dreams. Ina-admire ko yung mga ganun na pangarap niya maging na yumaman. Parang, tas ikaw parang, ikaw anong mga dream mo? Pag napapressure pa ako pag wala akong dream na ganun kalaki. Natutuwa ako dun sa mga malalaki yung dreams. Kasi mas na-inspire ako na ako din mangarap din ako ng malaki para sa sarili ko. Kaya medyo, hindi naman na-off. Parang, siguro sa isang partner, sa magiging karelasyon, yun yung tinitingnan ko na yeah. isa sa parang sana may dream din, sana may goal din siya. Kasi dun mo matitest din kung may ginagawa ba siyang action doon sa dream niya. Okay lang ba yun? Natingnan ko yun sa isang kalandian. Oo oh, naman. I think valid naman. Natingnan mo siya. So, ang nangyari, ginose ko na siya. Joke lang. Kung align, wow. Bukla, joke lang. Shout out po sa nag-ghost dahil walang pangarap. Char lang. Parang kailangan mo din tingnan. Parang tinitingnan mo din kung align ba yung dreams mo dun sa ayun, dreams yun niya. Din, yun nga din. Kasi parang, you know, you're thinking about the future pag hindi sila align. Although I think, I really believe na everyone has a dream. Hindi lang natin sila na-visualize. Siguro hindi lang so, niya pa naiisip ng time na wala na akong pangarap. It's just, I feel like meron, pero hindi mo lang masabi. Hindi mo lang ma-verbalize in a way. Hindi mo siya masabi. Pero definitely, may mga gusto kang gawin. And yun lang. More visualization lang. Sige. Maganda. Gusto niya. Hindi ko yun ginusta. Charot lang. Char! So, Vin, sige. Pang-finale. De, pang ano. Ang ganda nung usapan natin. Finale. Akala ko marang maano lang to eh. Final lang ba? Walang eh. Na-correct pa nga po. Ano sabi mo? Okay, ano ba sinabi ko? Sorry. Tama ka mo! Nalito pa nga ako, patapos na eh. De, yun nga. Parang akala ko mababaw lang to. Kasi feeling ko nga lang, ang isi-share ko lang ay dream ko na maging artista. Parang yun lang laging alam ng mga tao eh. Ang gusto ko maging artista, maging makita sa TV, ganyan, ganyan. Pero hindi, may mga malalim pa rin palang perspective yung dreams na dapat pala eh, tinutulungan mo. Ang naano ko dun sa'yo, yung parang isipin ko din yung dreams ng iba. Yeah. Parang, oo, na hindi lang sarili ko. Pero ako naman, parang for myself naman, ang dream ko ay lagi din kasama yung family ko dun sa dream na yon. Gets? I mean, kahit subconsciously, parang hindi mo naman sinasabi totally na halimbawa, isasama mo sa iba. Pero pag sinabi mo, I dream to be a lawyer or gusto kong maging abogado, you're also, in a way, dreaming na gusto mong ipagtanggol yung mga tao na nangangailangan ng lawyer or ng serbisyo mo. Kung gusto mong maging doktor, you're also saying na gusto kong
pagalingin ng mga taong may sakit. So, in essence, you carry yung mga ibang tao dun sa pangangarap mong yon. Pag sinabi mo na, I dream na sana maibalik ko sa parents ko yung mga gusto kong binigay nila sa akin, kasama na agad yung family. Kasama na agad yung, you know, yung mga people that you love dun sa mga ganong klase ng pangarap. So, it's not, yung sinasabi natin kanina na yung pangarap, you can't do it alone. And yung, kumbaga, yung isang side nun, hindi mo rin siya, pag na-achieve mo yung pangarap na yon, hindi lang din ikaw yung magbe-benefit to people around you as well. So that's important. Kaya important yung mga enablers. Oh, gets ko na. Tama. Ako din, nakala ko magiging chill lang yung usapan natin. Oo, babe, mabigat pala. From Mariah Carey to... to... Ay, gets ko na. Yung parang sige, share ko na lang din. To go sing. Yung dream. Siguro kaya ako din gusto mag-artist kasi gusto ko mag-perform. Gusto ko magpasayad ng mga tao. Yun pala. Yun na, nakuha ko na yung parang exactly. Inahanap ko na ano yung maging effect ng dream ko sa mga tao. Kasi nga yung gusto ko lagi magpatawa, mag-entertain. So, magbe-benefit din yung ibang tao doon. At pag naging artist ka, yayaman ka ng bahagya. Just joke lang. At matutulungan mo na yung pamilya mo. Oo. Yun. So, ito na lang, Vin nga, for finale. Why is it important to have a dream? Ang hirap. Napabuntong hininga ako dahil doon sa why parang, is it important. Parang, ano natin yung mga kakudasere listeners na kung may mga dreams sila, ganyan. Mm-hmm. I think importante na may dream ka because it's a reason for living eh. Parang halimbawa, pag sinabi mong wala kang pangarap, you're like a dead plant na parang wala nang mangyayari sa buhay. And then, what's the reason for your existence kung wala nang mangyayari? Wala nang next chapter, di ba? Parang wala nang next episode. So, parang importante that now we have to move forward. We have to, you know, do something else or do something that will enable us to go towards our dream para mabuhay. I think that's the reason bakit importante because we just have to keep on living and dreaming is an essential part of being alive. Kaya feeling ko importante siya. Thank you so much for that. Or sobrang, sobrang. Hindi, tama. Yun din yung ina-expect ko. Isasagot mo na, ati ko kasi ako din, feeling ko din, importante yung mangarap kasi para may purpose ka sa araw-araw. Oh, pero ang ganda lang ng pagkakasabi mo English eh. Joke lang. Hindi, ang ganda na. Wala na akong madadagdag. But, kailangan natin isipin na dreaming, yung part, yung process natin ng pangarap, first step lang yun ha. So, mm-hmm. Para sa mga so, talagang, listeners, kudas. Step one lang yun. So, marami pang step after that para sabihin. I mean, it's not enough to dream. Kailangan mo talagang to act yes. Para matuloy yung pangarap mo or to have your dreams fulfilled. To act on your dreams talaga. Oo. Vin, thank you so much. Ayun nga, kanina ko pa sinasabi nga na akala ko mababaw lang to. Akala ko i-sharean lang tayo ng mga dream na malalaking bahay, mga ganun yung mga mababaw na dreams. Pero ang ganda, dami ko din natutunan. Lagi naman din ang dami ko natututunan sa'yo pagkakwentuhan wow. Kita. Wow! Isa mo yan! Enabler. Enabler. Vin the enabler. Pero Jazz, gusto ko lang sabihin, bago tayo magtapos, siguro yung sinasabi natin na dream sa bahay or dream na material things, ngayong tumanda na ako, na-realize ko na hindi na sila, I mean, pangarap ko pa rin siya, gusto kong magkabahay, gusto kong magkalupa. Pero naging values-oriented na yung pangarap ko, na parang ang pangarap ko, gusto ko na lang maging masaya. Hello po. May bisita, sorry. Maging masaya. So, parang yung mga klaseng pangangarap. Naging values-oriented or values-laden. So, parang fun. Totoo. Ako din. Mas more on peace of mind, happiness, contentment. Happiness, peace of mind. Inulit-ulit ko lang. Feeling ko, gusto lang nating idagdag. Ay, tulad itong conversation na to. Kasi feeling ko,
all by myself, hindi ko naman iisipin kung ano yung mga pangarap ko sa buhay. Hindi ko naman iisipin kung ano yung mga pangarap ko before. Pero dahil tinanong mo ko, dahil pinag-usapan natin, na-empower ako na pag-isipan siya. So, thank you so much, Jazz, para sa platform na meron ka because you empower people na, you know, pag-isipan yung mga importanteng parts ng buhay nila and to reflect on them na parang, okay, this is a really empowering process na parang, okay, I get to reflect on the things that happen sa buhay ko na hindi ko naman normally dapat ginagawa. Pero dahil nga sa platform mo at sa mga ganitong klaseng conversation. So, thank you so much. You're very welcome. So, tuloy lang. Oo, kasi nga minsan talaga may mga usapan na kunyari. Yung topic naman ito natin, pag nakikita ba tayo, pag-uusapan ba natin to, pag nagiinuman tayo, or pag nag-dinner parang tayo. Di ba? Parang, pero pag nag-usap, pag pinag-usapan, ang saya pala pag-usapan. Yun nga eh. Doon mo na nababalikan. Oo. Saka yun nga, parang kahit ang tagal na nating friends, 11 years, gets? Parang, ang dami ko pa rin natututunan sa'yo. Parang, kala mo, kill me. Oh. Yeah, what? Purian 2020. Purian 2020. Buhatan ng bangko 2020. Ayun, Vin, thank you so much for this episode. Sobrang fruitful. Parang maiiyak na tayo na konti lang. Kanina. So, sa mga... Oo nga, muntik na eh. Gusto, yun yung gusto ko sanang episode. Kaya lang baka sumakit ulo natin. Yung about sa ating mga commitments and responsibilities. Si Josa. And as a panganay. Gusto nyo ba yon mga Jasters? Kung gusto nyo yon comment down below or tag nyo kami sa Instagram. Ayaw ni Vin. So, Vin, sige ba kami mga gusto kang i-shout out, batiin, this is your time, and to me, kung may gusto kang i-promote. Wala naman, but just to say happy 11th anniversary sa Delta, and thank you for making my life, you know, much colorful. Kasama ka na doon, Jazz, and the other 20 people na nakasama natin sa organization. Thank you so much. Shout out sa lahat ng taong nakikinig sa mga Jazzers. And yun, dream lang. Dream, believe. Sabi nga sa Starstruck, dream, believe, survive. Ayun, sige, Vin, thank you. Wait lang, mag-promote pa ako. Hindi pa. Sasabihin ko pag nagbababay, di ba? So, thank you so much, Vin. So, ano, happy Aniv Delta. Kahit hindi ma-upload ko to ay hindi sa araw ng anniversary natin. So, please follow Koda Serio on Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, and Anchor. You can also watch this video, this podcast on YouTube. Please subscribe to my channel, Jazz and Berilia. You can also support this podcast at anchor.fm/Jazz and Berilia/support. Thank you so much, Vin. Magbabay na tayo sa mga Jazzers. Bye-bye, Jazzers. Till next time. Bye-bye. Wow, next time talaga. Gusto ko yun. Bye!